I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. Good morning, everyone. Or magandang umaga na naman sa inyong lahat. So, nandito na naman ako sa aking maliit na bonsai garden at ang inasikaso ko ngayon is itong aking what it call is microcarpa bonsai materials, which is naglulubunan na yung mga wire. Then itatanggal ko itong wire pariwire, tapos tatagalan ko ng dahon to depollution, then another forma na naman para paikis-ikis o pasayo-sayo na naman, sabi ng kaibigan ko or kasama ko sa bonsai paggawa ng bonsai. So for this morning, before I continue this one, may-share muna ako sa inyo kasi yung anak ko naglilipat-lipat-lipat ng tirahan. Tapos yung pag-utingkay-utingkay namin, nakakita siya ng maraming relo. In fact, mayroon pa ako doon, pero puro mga, yung battery. Kaya yun ang isi-share ko sa inyo, na hindi ko akalain na magkaroon kami ng ganyan. So puntahan natin sa bahay niya, so para mapakita ko yung mga relo. Anyway, hindi ko alam yung mga pangalan except yung sa akin lang. Pero yung sa kanila, hindi ko na alam. Din may mga marami ding mga queens, mga parang Chinese o Korean. So basta siya na magsasalita, puntahan natin sa bahay niya. Delicate. Hindi man masyadong malayo yung bahay niya, malakad-lakad naman. Mga 500 meters away from our old house. Ang dami palang relo. Ito pala? Ano ito? 9 West. Ha? No? So, ikaw na lang, kisa ang kisa. Oh, ano itong mga coins lang yan. Korean. Ha? Korean coins. Kasi nagpunta ng Korea? Kayo. Hindi ka napunta doon? Hindi. So, may mga barrio pala dito. So, guys, Philippines. Ang akin na lang anak ang sa inyo mag-introducing itong mga relo, tawag ito, collection o mga lumang relo. So anong mga pangalan ng relo dito? Sabi niya may around nandun pa daw nakatago, so hindi pa niya nahukay. Nagpunta pala kayo ng Korea kasi may lote duty free. So ang may lote parang Korea lang yata. Di. So itong mga box, ano yung mga laman nito? Damit. Ang mga damit. So, hindi pa nyo na-arrange. So, itong anak ko, bago lang lipat ng bahay. So, pwede ipa-introduce or ipakilala mo naman ba? Kasi babalik ako kagad doon sa isa bonsai ko. Ito, 9 West. Hindi ko alam, binigay ito. 9 West nakalagay, pero binigay niya. Ito, binigay din ata to or binili ni Mama. Hindi ko rin alam saan galing. Pero ganito yung itsura sa loob. Di pa nagamit. Hindi masyado maklaro. Ano pangalan? Nakalagay dito, B Sister. Ano yung diamond? Hindi ko rin alam. So, ito, binigay din to. Ano yung pangalan? Matagal na to, kaya nag-yellow. Ice. Ice. So, may ice bang rilo? Parang meron sa Manila. Wala sa atin. Ito, nakalagay, Geneva. Pero ang alam ko, binili ko. Sa Geneva Convention siguro yan. Hindi, binili to sa Shopee. Shopee pala. Yan, yung relo naman lang. Hindi ko alam yung brand, walang nakalagay, pero binili din to online ata. Siyempre, Shopee tayo. Ito, pagkaklaro, ano pangalan niya? Regalo ata to, G-Shock, Casio. Lumabo, ayaw pakita sa camera. G-Shock. Ito, regalo to. Ito, walang brand, pero feel ko Shopee ay meron. Wilson? Wilson? Pero Shopee to, pagkakaalam ko. Shopee din. Ito,
Sa ayan, baka ako niyan, Citizen o Rolex. Sa iyo ata to. Ang pangalan, bakit may crown? Sa iyo to, Papa. Ano, Technomarine nakalagay sa likod. Technomarine. Ano na, old ano. So, for ano na lang yan, collection. Collection? Ito, hindi ko alam, may crown. Ano yan? Ano yung crown? Cripple watches. Ano yan? Hindi ko alam. Pero may crown na logo. So, kung crown, Rolex yan. Ah, Rolex ba yan? Rolex. Ito, ito, wala ding brand. Pero sure ako, Shopee to. Shopee. Ito, ano to? Ano, Citizen? O Rolex pa rin? Hindi, ano nakalagay? Kot. Ayan, ayan. Hindi ko alam. Hindi ko basa. May paliwan, paklaruin. Balikan natin yung Rolex. Yung Rolex ba yung totoo? Walang nakalagay sa likod eh. Pero ko, pero may nakalagay sa taas. Hindi ko lang mabasa. Ko. Hindi mabasa? Hindi. Pero, hindi ko alam. Ito, Shopee din to. No brand. Basta, ano eh, bili ng relo. Ito, 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 hindi ko alam kanino to, pero Omega yung brand. Omega? Baka ano yun, yung Omega. Collection ng Omega? Hindi ko rin alam. Makita ko lang. Kasi, kanino yung relo yan? Hindi ko alam rin. Kanino kaya to? Sino kaya yung may hindi Omega? Hindi ba kay mama mo yan? Di ba yan, ginagamit pa yun? Nakita ko yan dati, ginagamit yun yung ano pa siya, dalaga pa siya. Yung ah, kami. Baka. Tapos, ito. Ito, oh, ito. Wala talaga. Walang brand, pero maganda to. May box ata to, regalo din to. Hindi ko lang alam kung ano. Pero maganda to na rin, oh. Diba? Ito. Ito, ano yung nakalagay? Geneva din nakalagay. Pero parang matagal na to. Old watch? Oh, antique na relo. So, ibinta mo ito? Hindi. Paano yung collection? Tago lang. Okay. Mga ano? So, maganda ilagay mo. Ano? Lagyan mo ng glass? May ano to, mga relo. Ang tawag dito. Parang may history din. Oo. So, may mga parang memories. Parang sa old yung sa castles, dyan. Castle pa yan yung mga gamitin siguro sa shooting. Mga memories. Ito, oh, ito. Avon. May relo palang Avon. Oo. Klase. Siguro si mama bumili nito. Oh, matagal na rin to. Ano pa, hindi ko na. Ito. Ah, ito. Yan. Ito. Ah, ito yung relo ko. Yun yung ito. Ginagamit mo na ngayon. So, isa lang talaga relo ko. Hindi, ay hindi, meron akin pala to. Pero ito, hindi sa akin to. Ito lang yung relo ko. Skagen. Skagen ba pagbasa? Skagen, Denmark. Oh, ano to, regalo lang din. Oo. So, ang naintirisan ko lang sa relo na nakita ko dito ngayon. Sa si Omega. Itong Omega. Omega pin. Kasi alam ko sikat yung Omega. Kakupitin siya siguro sa Rolex. Tapos, saan? Hindi ito kakupitin siya ng Bixby po. Hindi naman. Asa yung Rolex? Saan yung... Ito? Yung may crown? Yung Rolex kaya ito? Hindi ko alam, may crown eh. Rolex. So, ito naman ano, ito yung Lotte. Nabuksan mo na ito? Hindi. Nakita ko. Pwede pakita. Pwede ba napakita? Anong binili ninyo doon sa ano, Korea? Ay, damit lang to. Ah, old, ano, old dress ng ano, mga prinsesa ng Korea. Mga damit. So, nagamit mo na ito dito, hindi pa? Hindi. So, tinatago na lang. Uh-huh. So, sige, ano, balik na ako sa bonsai ko. Ito, lahat, 17 yung relo. Tapos may mga coins. So, para ako nagbibenta ng relo. Siguro ganyan yung toto. Ganyan. Lagay ko rin dyan. Ayan, bigla na relo. Itatago lang to. I-display sila. Hindi, tatago. Lagyan mo nga ano, sa glass. Kasi sayang yung bahay niyo dito kaya gusto ayaw niyo mabidyuhan itong bagong lipatan niyo na bahay. Privacy siguro gusto mo. So ilagay mo lang sa glass. So kipo, aalis na ako. Punta na ako, balik na ako sa bonsai ko. Maganda yung ano bahay na nalipatan sa anak ko. Uy, sa bahay. Thank you.
sa balik na ako sa akong lusay. Ang ganda pala. Hindi ko alam na doon pala yung ano. Mga dami palang rilong ano yun. Nakulikta niya. So kaya lang, puro mga hindi... ano yun, hindi brand. Pero yung ano ko, nagustuhan ko yung ano, Omega saka yung Rolex. So ganito yung pagtanggal ng dahon ng ano, microcarpa, karusun, radila, butingon. Dali na matanggal. Pero ang pinakamagandang gawin bullseye is microcarpa kasi isod mamatay, dali buhigon. Kaya naisipan ko maglipat na ko sa microcarpa. Matanggal ang taani. So ito ako, naglubo na. Tapos, ay rito pa. Yun, lubo na kayo siya. Pag hindi yun maagapan, this possible tendency na mamatay itong, ano, itong materials natin. Kaya, habang hindi pa huli ang lahat, ayusin na ito. So, yun ang trabaho ko everyday. Although, hindi maganda itong mga materials ko kasi sobrang liit ba, dilit ako ang punuan. Kasi, mas maganda man daw yung dako na punuan. So, hindi siya dako punuan, pero... dahil yung paggawa mo is din ano bang parang na-enjoy ka sa ginawa mo, so maging maganda din ang ano tawag ng isu sa katagalan. So natanggal ko na yung ano dahon lahat, then natanggal ko na itong wire. So parang may maliit ako na nagawa dito because I'm doing supposed to be is si rewire. Natanggal ko na yung wire pero hindi siya dapat kasi lumuulan kagabi sabay sa pagpusok yung anong vulkan namin dito sa malapit na area, sa more than 100 kilometers away is the Mount Canlaon. So makapal yung usok kagabi. So ang gawin ko muna na lang dito is hayaan mo nang matuyo itong pad para maging malambot itong mga sanga, tapos ma-wire ko ng maayos na hindi mabali at saka walang delikadong mamatay. Then ang gawin ko dito kung maaari is lahat ng mga dahon nasa dulo lang para ma-emphasize itong pagsayaw-sayaw ng mga sanga niya. Kasi pag yung mga dahon nito, ipahayaan mo lang tumutubo dito sa mga area na nag-ikis-ikis ng mga sanga o nagsayo-sayo yung mga sanga, useless ang paggawa natin ng pasayo-sayo ng sanga tapos hindi naman nakikita dahil nakabera ng dahon. So mas maganda, katulad nito, kung tingnan mo, mas maganda tingnan siya, wala siyang dahon kasi sumasayo siya. So this may mga portion dito like this one here. Ito, kailangan ko i-drop ito para malapa dito sa baba, tapos sa taas pa kaunti siya pangatang hanggang magpormang ano siya, yung parang parachute style or umbrella style. So ito yung mga nakuha kong mga wire na ipo-focus ko. Yan ang nakuha mo kong mga wire. So hindi siya magandang tingnan itong materials ko kasi maliit pa siya, pero may ano na sayaw-sayaw na kaunti. Kaya lang kung like katulad nito, this is very straight siya. Kung hayaan ko itong maging straight ito siya, pangit na kasi sumasayaw dito sa baba tapos bigla na lang mag-straight. So kailangan dagdagan ko pa itong pagsayaw nito hanggang pino sa dulo, dahil sa dulo yung sanga. Pero ito, i-bend ko niyan pa ganyan tapos ipasayaw ulit. So for the sa ngayon is napakabasa itong sewel, so need to dry it para maging malambot itong sanga, para marag matulog siya or malawo siya. Then hindi na ako mahirapan nga mag-wire or wala na delikado na mabali or mamatay siya sa kahit na bali. So ngayon punta na lang ako sa isa kong Red Picos, which is yun na lang siguro ang ididipulit ko. Pero I'm not sure kung mapasali ko pa ito sa video kasi ang haba ng video ko. Ito na yung Red Picos ko, which is napabayaan. Tapos kung nalagay lang ito siya sa area nga, which is clear ang area, sana maganda siyang tingnan. That parang nangluod siya because ever since nang daot na niyang dahon, tapos may udlot ng kaunti, pero parang na-stuck na siya. So, sayang ba? So, ang gawin ko nito, ito na lang ang i-depolete ko ngayon, pero hindi ko na masali sa video. So, for this morning,
It's around 10 o'clock na in the morning. So, yan, grabe ang isura diri sa akong aking bonsai garden na informal. So, for this morning, ito lang mas i-share ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning. I hope you. Bye-bye.